We are back again guys with another video tutorial. So today tutulong sa inyo kung paano i-install yung latest Arceus X and kung paano siya gamitin. Plus, maglalagay na rin ako ng script dun sa description natin. So let's get started. So first, una natin gagawin is i-uninstall yung Roblox dun sa phone nyo. So hanapin nyo lang yung Roblox, then long press and then hit uninstall. So, once na uninstall nyo na yung Roblox, ready na tayong i-download yung Arceus X. So, punta lang kayo sa browser. This time, I will be using Google. Tapos, type nyo lang yung spdmteam.com. So, mapupunta kayo dun sa website ng Arceus X or dun sa developer ng Arceus X. So, once na nandyan na kayo dyan sa page na yan, scroll down lang kayo. Punta kayo sa bottom ng page. Hanapin lang natin yung download button. So, ayan na. Nakita na natin yung download. Pindutin nyo lang siya. Pagka may lumabas na ads, i-close nyo lang siya, guys. So, wait lang natin siya mag-load. So, ang gagawin lang natin dito is, kukomplete lang natin siya. So, click-click nyo yung unang task. Then, i-close nyo lang din yung page. So, click nyo lang doon and then close nyo yung window na in-open niya. Tapos, wait nyo lang siya mag-green. So, meron siyang countdown, guys. So, yun. Pagka nagkaroon na ng checkmark, next naman tayo. So, close nyo lang din ulit yung window na in-open niya. Tapos, wait lang ulit natin yung countdown. So, yan. Pwede na nating i-unlock content. So, once na pindot nyo na yung unlock content, mapupunta kayo sa page sa Mediafire. Then, i-download nyo lang siya. So, ayan. Download anyway. And then, meron siyang kasunod, guys. Yung kasunod na file, yung 3212, cancel nyo lang siya. Tapos, para makita nyo yung dinadownload nyo, pindutin nyo lang yung details. And then, dito sa part na to, medyo ipapas-forward na natin. So, once na-download nyo na yung Arceus X, pwede nyo na siyang i-install. Click nyo lang siya and then install natin. So, hit install. So, wait lang natin siya mag-install, guys. Yan, pagka na-install, pindutin nyo na agad yung open. So, wait lang natin mag-open. Usually, dun sa first na open nyo, medyo matagal siya. So, allow nyo lang yan. Allow access to manage all files. Tapos, hit nyo ulit yung allow button dito. Then, wait lang natin mag-open yung Roblox. So, hindi ko na pinakita yung sign-in ko. Pero, nag-login ako doon, guys. So, after natin mag-login, pick lang kayo ng any game. So, this time, ilalagay natin is yung Bloxfruit or i-open natin yung Bloxfruits. So, once na nag-open na yung game, wait lang natin siya. Medyo pass-forward na natin dito sa part na to kasi sobrang tagal mag-boot ng Bloxfruits. So, ayan na guys. Once na mag-load yung game, kahit anong game yan guys ha, hindi kailangan Bloxfruit yung i-open nyo. Any game. So, ayan, lalabas na yung key system. Pindutin nyo lang yung get key. Pagka pinindot nyo na yung get key, may lalabas dun sa side na copy to clipboard. So, nakita nyo yun. Pagka nakita nyo na yun, pwede na kayong bumalik sa home screen nyo. So, balik lang tayo sa home screen natin. And then, mag-open ulit tayo ng Google. Oh, malolobat na tayo, guys. So, mag-open lang tayo ng Google or ng Chrome. Sorry. So, once na-open na natin yung Chrome, ipe-paste nyo lang yung kinopy nyo na link. So, pagka-paste nyo, search nyo siya, then babalik tayo dun sa website ng SPDM team. Pero, mapupunta na tayo sa key system niya. So, wait lang natin mag-load. So, first keys. Ayan, yung first step para dun sa key. Pindutin nyo lang yung complete. And then, bibigyan niya kayo ng mga task. So, eto lang naman yung task na gagawin niyo dyan, guys. Paulit-ulit lang siya. Mamaya makikita niyo. Puro skip lang yung gagawin natin. So, once na mag-load yung page, pindutin niyo lang yung nasa baba. Get Arceus X Neo.
Tapos, ganyan lang siya, guys. Wait nyo lang matapos yung countdown and then pindutin nyo yung skip. So, every 5 seconds, matatapos yung advertisement and then pwede nyo na siyang i-skip. So, repeat nyo lang yung step. I think 3 times nyo siya gagawin. So, ganun lang siya ng ganun. After nyo mag-load, skip. Okay? So, ganun ulit siya. Skip lang ulit natin. And then, get Arceus X Neo. Ibabalik niya na kayo dun sa page nung key system and iraroute niya na kayo dun sa second step. Tapos, repeat lang, guys. So, ayun na guys. After nyo makomplete lahat ng steps, lalabas na yung page na yan na pwede nyo nang i-launch yung Arceus. Sasabihin niya na sa inyo na key system is completed and pwede nyo nang i-launch yung Roblox nyo. So, once na nag-open yung Roblox, wait lang natin siya para makapick tayo ng game na gusto natin. So, same game pa rin yung pipiliin natin dito. Bloxfruits pa rin guys. So, Bloxfruits ang yung pipiliin natin. Oh, medyo matagal mag-load. So, close lang muna natin siya. Then, i-reopen ko na lang. Yan, close natin. And then, open ulit natin yung Bloxfruits. So, ayan, na-open na siya. I think nag-load na siya, guys. So, ayan na. Wait lang natin siya mag-open. And then, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin yung Arceus X and kung paano mag-search ng script and paano nyo malalaman kung may key system ba or wala yung script na gagamitin nyo. So, ayan. Nandito na tayo sa game. So, makikita nyo yung Arceus X na lalabas dyan sa screen nyo. Ayun. Yung X na yun. Ayan. Then, pagka pinindit nyo siya. So, ayan. Ito yung homepage nya. And then, ito naman yung isa pang page. Dito nyo pwedeng ilagay yung script. And then, dito kayo pwede mag-search ng script nyo, guys. Pipindutin nyo lang yung search bar sa taas. And then, mag-type lang kayo kung anong script yung hinahanap nyo. So, this time, tatype lang natin Bloxfruits para lahat ng script nyo sa Bloxfruits lumabas. So, ayan. Lahat yan, script siya para sa Bloxfruits. And doon nyo makikita sa baba na yon kung meron bang key system yung script na gagamitin nyo. So, ganun lang siyang kadali guys. Tapos, pipindutin nyo lang yung execute dun sa taas kung gusto nyo i-testing yung script para malaman nyo kung nagana ba siya or hindi. Then, automatically mag-o-open siya dun sa game. Automatic niyang ila-launch. So, this time, papakita ko naman sa inyo yung script na ginagamit ko. So, ayan yung script guys.
yung link nung script nasa description, pwede nyo siyang i-download. Copy nyo na lang after nyo siya ma-download. So, ayan. Ayan yung script. Tapos, i-execute natin siya, guys. Papakita ko sa inyo kung paano nagana yung script. So, execute natin. Wait lang natin siya mag-open. So, pwede nyo yung i-minimize yung RCUX nyo, guys. Once na ma-launch nyo na yung script nyo. So, kagaya nyan, mininimize ko na yung RCUX. And, wait ko na lang mag-load yung script. Ayan, guys. So, Alchemy Hub yung gamit ko. Alchemy Hub B2 yan. So, for now, wala siyang key system. So, pwede nyo siyang gamitin ng libre. So, ayan, guys. Nag-launch na yung script. Tapos, ayan. Ang daming features ng script, guys. So, ayan. Pwede nyo tignan lahat ng options ng script. So, meron farming, meron combat. So, ang dami niyang features, guys. Kayo na yung bahala. Kung ano yung mga gusto nyong i-testing. Pwede rin siya mag-dungeon. So, teleport, pwede rin. So, maraming features yung script na pwede nyong gamitin para mapalakas yung character nyo dito sa Black Sploots. And then, ayan, kita nyo siya. So, papakita ko lang sa inyo kung paano siya gamitin pang auto-farm. So, ayan, pili lang tayo kung anong weapon ang gusto natin gamitin. So, mili yung pipiliin ko. Tingnan lang natin yung iba nyong settings. So, ang dami nyong pamimilian, guys. So, pagkamili, i-on ko lang yung auto farm level. Tingnan natin kung gagana siya. So, ayun guys. Automatic nang kumuha ng quest yung character ko and nagkikill na siya ng mobs. So, automatic yan ang gagawin yan until naka-on yung script nyo, guys. Ingat lang din sa paggamit ng script, guys. If ever, mas maganda siyang gamitin sa private server para wala nagre-report sa inyo para hindi bumabalik yung level nyo. So, if you guys enjoy the video, kung may natutunan kayo dito sa video na to, like and subscribe.